guys, welcome back to my channel. And for this video, I will going to explore this city here in Central Visayas. This is Tagbilaran City. Ito ay may touring na kabisera ng probinsya ng Bohol. Currently, I'm here at the city center dito mismo sa park ng Tagbilaran. So dito matatagpuan yung cathedral. So later ipapakita ko sa inyo yung cathedral nila. And sobrang laki ng cathedral. Then sa harapan ng cathedral, nandun yung provincial capital, old provincial capital building ng Tagbilaran. Bakit siya old? Kasi hindi na siya masyadong ginagamit, and I think it is just used for yung mga kumbaga museum. Pero yung capital talaga is nailipat na sa ibang lugar. So ngayon, I will just going to explore this part of the city and walking through the CPG or the Carlos Garcia Avenue, and tingnan natin kung ano yung buhay na meron sila dito sa Tagbilaran. Okay guys, nandito ako ngayon sa may parke ng Tagbilaran. So itong park na to medyo maliit lang. So meron siyang mga ganito. Pwede kang tumambay dyan. And the design is like nung panahon ng Espanyol. So mostly sa mga old buildings dito, ganun yung mga design. And even the capital. So yun yung capital ng Tagbilaran. That is the old capital building of, not Tagbilaran, Bohol province. Sa harapan ng capital na yon, or sa harapan ng parke, andito yung simbahan. Tinatawag nila itong cathedral. So napakalaki ng simbahan nila. And makikita mo sa ibang part ng simbahan, katulad nun, that one, medyo old yan na part, and ito medyo modern na. So I think na rehabilitate or na renovate na itong simbahan. So sa mga gilid, mga businesses, establishments, and yung kalsada. So this road here ay pupunta doon banda sa may mga malls or iba't ibang malalaking establishments dito sa Tagbilaran. So that is CPG or Carlos P. Garcia Avenue. And it is generally one way. So lahat dito naka one way sila sa kadahilan ng busy yung lugar na to. So hindi pwedeng mag two ways. So doon banda sa likod ng cathedral, andun yung second bridge papuntang Panglao Island. So paglagpas mo ng bridge ay mararating mo na yung municipality of Dawis. And yung first bridge medyo malayo pa, dito banda yung first bridge. So pwede kang dumaan dyan kasi lahat to naka one way. And yung port is nandun banda sa Duna side. So, dyan banda is yung pinaka-busy na part ng Tagbilaran. And I think they are already transferring the center of government dun banda sa may ICM or the Island City Mall. So, banda dun, pinesto nila dun yung city of center of government ng Tagbilaran, katulad ng City Hall and other public establishments, including the new capital of Bohol province. Okay guys, so kung napapansin nyo, merong dalawang flag dyan. So i-zoom ko muna. Yung isa is the Philippine flag, and yung isa is yung bandila ng, I think, Bohol province or City of Tagbilaran. So hindi lang ako sure. So of course, dito sa may gitna, nandyan yung statwa ni Jose Rizal. So hindi pwedeng mawala yung statue
ng National Hero ng Pilipinas. Ito yung harapan ng old provincial capital building ng Bohol. So this was erected for the administration of a civil state devoted to well-being. And napapansin nyo, wala na siyang mga tao na nandun sa loob. And I think understandable naman kasi Sunday ngayon. Pero based sa observation ko ng mga nakaraang araw, wala talagang mga tao dito sa building na to. So, pinireserve na nila nang sa ganun gawing tourist attraction. So, ito yung pinaka-busy. Masasabi ko yung pinaka-busy na street dito sa Tagbilaran. Ito ang Carlos B. Garcia Avenue. So papunta doon, makikita mo yung mga malls, naglalakihang malls ng Tagbilaran, like yung Alturas, BQ, at iba't ibang related na businesses. Kasi dyan yung center talaga ng business dito sa city. Okay guys, sa ngayon tatahakin natin itong CPG or Carlos B. Garcia Avenue. So susubukan natin maglakad papunta dun sa may hotel ko, and madadaanan natin itong mga malls dito sa Tagbilaran. So sa sinabi ko kanina, itong old buildings na to, ginawa na nilang mga public offices, like yung Department of Agrarian Reform, provincial office ng Bohol. Nakita ko din sa mapa yung PRC. So nandun yung Professional Regulation Commission. So ito yung mga lumang building na mapapansin mo talaga na yung design niya is influenced by Spain. So ito yung CPG East Avenue. Medyo mataas kasi itong street na to or avenue na to. Okay guys, so papunta doon, yung daanan na yon is directly going to the second bridge. So kung gusto mong pumunta ng Panglao, so dito ka dadaan. Okay, so let's go to the pedestrian lane para tumawid sa kabilang side. So napansin ko lang ito sa Tagbilaran, hindi masyadong friendly sa mga pedestrian kasi hindi masyadong malawak yung kumbaga tinatawag na sidewalk or sideway.
And we are now approaching the busy part or busy spot dito sa city kasi yung mga malls is nandito naman. Sa tingin ko ito yung pinaka-busy na crossing dito sa Tagbilaran. Kasi at this spot, around this crossing, makikita mo yung mga iba't ibang establishment ng itong, like itong McDo, Jollibee, Chowking, may meron ding mall like BQ. Guys, so andito tayo sa may kabilang side. So ito yung mga malls nila. So this one is TQ Mall. And ito siya, nakalimutan ko yung name, City Square pala. Kung gusto mo nung mga murang damit lang, mga pantalon, so you can go here para mamili. So maraming iba't ibang establishment na nandito banda sa may area na to. So napapansin ko hindi na masyadong naging mahirap yung sitwasyon ng Tagbilaran compared dun sa first na napuntaan ko last January 4. Dito pa din nung time na yon, wala masyadong kuryente, so they are just using genset. So last time they are just using itong genset and medyo maingay yung city sa panahon na yon kasi nga nawalan sila ng kuryente nang dahil sa typhoon Odette. So sa ngayon masabi ko na naging normal na yung sitwasyon dito sa city and meron ng kuryente and most especially okay na yung signal. Kasi after typhoon Odette, parang mga 2 weeks pa walang signal dito sa Bohol. So aside sa mga hotel na makikita dito, aside sa mall na makikita dito, madami ding mga bangko, like yung mga usual na bangko dito sa Pilipinas, like Metrobank, BDO, BPI. At meron din silang Unitop dito sa Tagbilaran. At napapansin ko, medyo malaki yung Unitop nila. So sa right side ko, ito yung Alturas. So ito yung usual na seat dito sa Tagbilaran. And yung hindi lang magandang tanawin na nandito sa street is yung mga kable ng kuryente. So napaka messy tingnan yung mga kable ng kuryente dito sa syudad.
So ito yung isa sa mga intersection dito sa syudad. Like sa mga usual na city, meron din silang establishment na kagaya nito, like yung Watson, 7-Eleven. Madami din dito sa Tagbilaran. And of course, along this CPG, makikita natin yung mga iba't ibang hotels. Like yung tinuluyan ko dito, which is the Metro Center. So ito yung Metro Center under construction. And I think this one also, gagawing hotel. Siguro I will buy first water dito sa 7-Eleven. So yan, expected na hindi masyadong madami yung tao sa ngayon kasi it is Sunday. I don't know lang later, bandang hapon, if madami pa. Okay, so nakabili na tayo ng tubig and let's continue our journey dito sa CPG. So yung CPG medyo mahaba, papunta pa dun banda sa may old airport, pero di na ako tutuloy dun kasi masyado nang mainit and wala namang gaanong makikita dun banda. So yung usual na makikita dun lang is of course yung Bohol, Island State University, Tagbilaran Campus, then yung mga usual na businesses like Jollibee, then yung mga private na restaurant, ganun. So ito yung Metro Center, dito ako tumuloy. Yan, and this is very good, very ideal yung location niya kasi andito lang banda sa may city center. Okay, pasok na tayo. Okay guys, so I hope you enjoyed watching this video. If you're new to my channel, please subscribe to my channel, click the bell button for notification. If you have comments, suggestions, or recommendations, you may write them in the comment section below. See you in my next vlog. Bye bye!